10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team. Radiant team. Radiant team picked. All speak dire the team picked. Sabi ni Kuya Eric kanina, alin ba dito yung picture mo talaga, Dayan? Ang dami mo namang picture di na ganito. Sabi ko kahit ano na lang dyan, si Eugene kasi. Reset. Napakaganda naman. Ay! Sino na naman yan? Sinayon kasi yon. But anyways, welcome back mga sir. Sa Kuya Nick's page again, this is our coverage of BTS Pro Series. Ayan. Geek Fam versus Execration with Geek Fam taking the first game. Okay? Ayan. Sabahan nyo kami. Kami ang magiging kaso nyo for this game. This is Pilat. And then, Harastak. Kalbulara. Welcome, mga idol. May nag-text. Malakas pa. Nainis na naman ako. May nag-text. Ang may number, 0910. Ay, nawala ata ako. Ako at akin natin nawala. Yan. Hello? Yan. Ang number, 0910-426-4592. Ang sabi, Globe Money, 300 pesos postpaid credits was loaded to your mobile. Ang JJ Moon pa. Tingnan nyo guys, ang JJ Moon ang tayo. Ayan, capital yung O. Capital yung O. Loaded to your mobile. Capital D, you. Jin, may isa nga ako pinagtripan guys eh. Sabi ko. Shoutout kay Alvin, Alvin Libres and Mark Aldrin. Lagi ako na ano. Matsoy Kabahar and Lemuel Tupas. Boss Madam, sa inyo ko po. Sinakyan ko, din ako nireplyan. Ano daw? Sinakyan ko, sabi ko, paano po magbalik ng load na na-load niyo sa akin? Dami nagtitig sa akin. Oo, pag ganyan eh. Ba't ganun? Inumura ko yan. Isin mo na yung grammar mo, boy. Nung sa scam, mali-mali pa. Boss, this is Chewy bias mo. Hindi po ako maka-chewy. Alam chewy na, choco? Chewy naman talaga. Okay. Tira ko lang. Yan. Hindi po. Alam na mga viewers yan. Alam na mga viewers kung sinong bias ko. Hindi ka tulad nung isa dyan. Pinipilit. Si Mina? Hindi, alam ko din kasi lagi ako nanonood ang cast mo eh. Diba, si Mina? Tama. Mukha bang Mina yan, ha? Ha? Hello guys, welcome! Alvin Almendra, shoutout sa'yo. And Bob Angelo Torongol. Yan. Tsaka si Michael Estenzo Calbonara. Thank you sa suporta. Yan. Tapos i-analyze natin yung draft pick. Siyempre, bibigay muna natin yung dance floor sa mga viewers natin. Dahil go sa'yo! Kung walang viewers, walang Calbonara. Walang stream. Diba? Tama. Thank you guys! Hello, Kalabas Arvin, Kalamark Aldrin. Magsistream pala ako after kung mag-cast. Ayan. Dynara Gaming guys yung aking page. So, sana. Si Boss Nixon. Ayan. Boss Nixon, what up? Siya kasi, Angelico or something. Ayan.
Meron pa tayong ano, ha? Next series, ha, mga sir. Dire-diretso na to hanggang madaling araw na. Jump in na lang. Ah, problema. Okay, okay. Natsu from Baguio, shout out. Hello po. Saka si Tito Spy, nanonood. Harold Videa na. Tito Spy ng CSGO community. Emperador, what up? Consul Nara na nga. Bago na nga pala, nalimutan ko. Bago na nga pala, hashtag Consul Nara. Ayan, pero ito, analyze muna tayo nung pick. Next series pala guys, paalala ko lang, Secret versus Nigma. Mm-hmm. Blast Bounty naman po yun, iba na pong tournament. EUCIS. Kaso 10:30 kasi yung start nun. So kung sakaling maging mahaba na game to, tatalon na lang tayo dun. Paano yun? Okay, tatalon. Ano ba yung mga transition na isang talon lang, boom, andan na siya sa Japan. Tapos ganyan yung mukha mo. Pero ito, fourth pick, Lycan! Naku, Lycan! Nabigay! Nabigay! Kanina na, Ivan, eh. Pinagpalit sa troll ban. Sa DK na ban din. Sa DK na ban pinalit, guys. So, kailangan nila ng matinding pang... Well, meron naman silang ano, ha? Nature's Prophet ni Bem. May pack din. Five yung Bane, and then Nyx ni Yaha. Yung pack, well, ano yan? Malamang sa malamang, Benhor na yan. So wala pa dito, palos. Kailangan din talaga nila rito ng isang ano eh. Kailangan nilang mahahawakan ng maigi to dahil pag wala silang heavy lockdown dito, rabies. Pupunta yan mga yan, babiyahe ang execration, papuntang Alabang, papuntang RITM, magpapaturok ng anti-rabies sigurado. Gig farm na ko TA. Ang... Ay walang problema, boss ano, Tito Spy. Teka, TA yung last ba ng execration? Tama lang. So, kasi ina-expect na nila yung Queen of Pain will go ano eh. Pwede kasing mag-pour yan and then yung Ember naman. Hindi ko Ember nga ata. Yung Ember mag hindi, yung Ember magpo-pour. Ay pwedeng offlane, pwedeng pour. Mm-hmm. Pwede ring mid. Yung Queen of Pain pwedeng mag-pour, pwedeng mag offlane and mid din. Diba? If your execration ngayon, sobrang hirap ng sitwasyon ngayon kasi... Tama. Babasahin, ano yung, ang hirap basahin ng pick nung Geek Farm ngayon. Mamaya yung i-pick ng Geek Farm dito, Kotol ha. Kotol, tingin ko pwede pa nga yung Kotol kung sakali mang support na yung hinahanap nila. And course na talaga itong andito on the side of Geek Farm. O yung first four picks nila, ito na yung tatlong course. Ito na, lalabas na. Ang kanilang pick. Third the Hunter ha. Pero feeling ko, ano nga to? 5 yung Grimstroke, 4 yung ano, yung Queen of Pain of Ember. Trend! Pero, hindi, nag-trend pa so, sila. So, course na nga, yung inilabas na 4 yung Grimstroke. Oh, hindi, 4 yung ano, yung trend na. And then, depende na, mamaya maguhulihan na lang yan on who's going to play the mid position and the offlane position. Ayan. Sino po nanalo kanina, Geek versus T1? 1-1. Man tayo. Boss, bagong ayat ha? Ay, syempre. Oo nga, parang nung nakaraan na ano, na lumalabas nakasama yung, kita bago ka din. Lumalabas tuloy yung Nunal. May bagong kalbo ka din. Bakit parang bagong kalbo ka ulit ngayon? Wala. Nandiyan yung Nunal, no? Wala. Dito, meron yun. Dito sa kabila. Ito. Wait news. Ayan, dyan. Ayan na yun pala. Sabi nila, pag meron ka daw yun, matalino ka eh. Wow. Ang sabi ko naman, yun ang sabi mo. What is this saying? What is the saying of you? Diba? Ayun, favorite ko yun. Phantom Lancer! Takayakayawa. Takayakayawa. Favorite ko yun, guys. Favorite ko yun. Yun lang, biglang may humiring. SM. Kailan po kas ng yamaw? Lumalove team pa kayo dyan, ha? Hindi mo alam kung tandem ba sa kas yun o love team na eh. Huwag kayong mag-alala guys, sa GC din namin ang casters, lab team din sila. May patulis, may patulis ba? Hindi to, wala ako noon, hindi mala Vegeta yun sa akin. Yung kay Vegeta kasi kaya nga ganun yun, M. May sungay ka, may sungay. Maginoo yun eh. Hello po, kaya... Hindi ko alam basa dyan, pero hello sa inyo lahat. Hello kalabas JM, kalabas Jeff, Dinoble send pa. Ang dami oh, magkasunod. Ito yung kanina pinakita ko, may isa ulit. Lo, trip yaman nyo. Ang nangyari sa inyo? 300, pare-parehas naman 300 load. Load?
to your mobile. Yung ata nila guys, hindi pwedeng small. Kung may papapis sa ABS, may boss pin naman yung WX. Grabe nga yun. Thank you, boss. Thank you. Yan. Timothy Taytayan. Shout out. What up? Timothy James. Guys, maglalaro po. Maglalaro po kami mamaya. Dayan, sa page ko, Dayanara Gaming. Myro JB, mag-overcook kami. So, Gordon Ramsay kami. Gordon Ramsay mode on. Overcooked na after neto, guys. Yun. Sana makadaan po kayo sa aking live stream. Thank bakit you. Ember Boss Bisbee? Ano daw? Ano mo naging Ember Spirit? Hindi namin yung nag-comment dun. Ha? Bakit? Ember Boss Spirit? Hindi ko ano eh. Sabi yan, Gerald Diaz, shoutout, and John Meneses. Okay? Yan. So, balik na tayo dito sa laro. Pakilala naman natin ngayon. Ang execration on the Radiant side. Ayan. Bem sa kanyang Nature's Prophet, Ben-Hur for his Puck. RR sa kanyang Bane. Yeah for his next assassin, and Palo sa kanyang Phantom Lancer. On the side of Geek Fam naman po, guys. Si hello, hello? Hindi, ang lakas. Bakit ganun? Hello? Okay. White Moon para sa kanyang Trend Protector. Tama ba? Santino, Anis Ember Spirit, Zephyr sa kanyang Grimstroke, Raven, Anis sa Lycan, and Kuku. Para, Kuku ba to? Kuku. Oo, tama. Kuku para sa kanyang Queen of Pain. Tama. Pwede rin, i-click mo siya. Nag-gets ko na ngayon. Ayun, lumalabas. Andi, si Zephyr. Hindi. Yung pang... okay. Yung ano? Tama ba? Galing talaga ng shoutout kay Boss Nino. Ay hindi, Kuku Trend Protector. Sorry guys, my bad. Uh-huh. And then White Moon Grimstroke. Carl ni Ember ni Carl. Kyop ni Zephyr. Uh-huh. Ayun. Sorry po mga idol, my bad po 'yun. Offlane Trend Protector. Yes. Let's go. Seb, is that you? Tingnan natin kung makakapull up niya niyan. Okay. Ano kayang uunahing item mamaya ni Boss Ku? Yes. So, yan ang kaya tayo nandito. Siyempre, susubaybayan natin yan and we'll try to analyze the game. Ayan. Uy, share nyo na ulit yung ating live stream. Game number 2 na po ito ng Best of 2 series. Nung page and report then, done. Nung page report done, Redimer. Ban din kita. Ano yan? Bakit nagre-report ng page yan? Sinong umaway dyan o sinong inaaway nyan? Okay. Bison Bone, Bix 44, baka kailangan mo. Robito Sin. Live po ito, live to. And maganda yung combination ng Geek Fam dito sa baba. Isang majunat na lalasit lang, hindi po problemahin yung harassment na matatanggap niya. Kasi yung ibibigay ng harassment ng support ng Geek Fam dito sa baba, mas masakit. Mas masakit, tignan nyo naman no. RR, labanan, kaso na-heal gamit yung brain sap. Pero, again, a position for Queen of Pain, aggressive. Mm. So, again, tulad yung sinabi ko kanina, yung aggressiveness pa rin na nandito sa Geek Fam, especially hawak nila, itong si Ishishidogi. Nako po. Sino nanalo ng game 1? Geek Fam po. Geek Fam, guys. Yun. Shoutout sa Emmanuel Napala. Tignan natin kung paano magiging laning pace nila dito. Ben-Hur. One of the best pack users din. Gusto kami mag-pack yun. Parang pack lang ni Nina. Tom yun eh. Wow. Shoutout kay Tom Adrian. Pero yun lang, another off-cam kill. Boing. First blood pa. Raven, napatay niya si Aha. Oh. Mukhang lilipat na naman tayo ah. Parang dehado na naman ata yung line niya sa taas guys ah. Kasi ito yung nakikita ko sa side ng execration. Every time na may nakakapag-rotate na maganda si Yaha, successful niyang naibabato yung mga kanyang skills, mas namamantayan niya siyempre yung kanyang mga cores. Pero sinama kasi si Yaha nung game number 1 eh. So hindi rin nakakuha ng momentum yung mid and then siyempre yung carry na execration. Boss Roji, okay ka lang po ba? Pa-shoutout daw kasi may nag-reply na relive. Hindi po relive. Live na. Live po ito, live. Iba po yun live sa live boss. Oo. Live na live po tayo sa sobrang live na shoutout na kita. Ayun. Ay kay Siron na naiinis kasi ang lag ng net niya. Dami ng hero pull ni Goku. Guys, makikita nyo yung kung saan pull, talaga pull. Kumi... Oo nga, no, pull.
Hindi ko na na-realize. Yung Europool talaga ni Coco. Hindi ko na din na-realize. Sorry, binasa ko na lang kasi. Makikita niyo sa stream niya. Nagsistream din kasi si Boss Coco. Ah, nakistream siya. Nagsistream siya. So, pwede niyo makita or pwede din kayo magtanong. Boss, ba't ang laki ng Europool mo? Ganun. Diba? Or ano, pero ano, maganda yun. Maganda yun sa isang pro player. Kasi syempre, parang siya, no, diba? Pinakitaan tayo ni... Sino to? Nakalimutan ko tuloy bigla. Yung nag-stand-in dahil sa OG. Si 33. Ah. Diba? Sobrang laki ng hero pool kapag lumabas yung mga hero niya. Beastmaster. Offline yan. Chen. Support yan. Magugulat ka na sa mid. Ah. And ang ganda ng performance. Hindi yung, woo, talo yung Chen. Ano, diba? Pinakikitaan nila tayo ng magaganda. Na, ano, na kasi yun yung sanay yung mata natin eh. Na, okay, pag nakakita tayo ng ganitong hero, this will go support, this will go carry. Dito na siya. And then, yun yung kinagandahan ng meta rin ngayon, di ba? Starting from the invoker support, IO carry, Luna position 4, di ba? Pero dati kasi, kaya nga i-pull yun eh. Sven position 5, ang ganda kaya nun. Sobrang aggressive nun. Sven position 5, tsaka Magnus position 5. Pati Raid King, no tail, ginawa rin yun. Pwede, pwede. Tingin ko, wag lang AM po. Wag po muna. Yung napaka-imposible. Wag po muna. PA support, nakakita na ako. PA position 5. Na ang ginagawa lang niya is, ano lang, stifling dagger lang ng stifling dagger. And then yung, tawag dito, yung courage. Anong item yun? Anong item nga yun? Medallion? Medallion, yun, medallion. Courage na cowardly dog. Ganun. Sorry, sorry. What did you learn? Hindi ko masyado. Naka 144 yung quality ni Boss Jeff. Ay, Boss Jeff! Okay lang po yan. Pogi po si Pilats dyan. Danda! Danda po kami dyan. Danda kami dyan. Sensya na po kung mukha kaming Roblox sa 144. Mukha kaming character sa Minecraft. Pero ito, Ben Hur, ha? Nagiging aggressive siya dito. Binabaliktad dyan na ngayon, guys, yung laro. Sa mid, naku, then the bot. Si Eper, nabigyan. Yeah. O rather, si, ano pala, si RR pala. 5-minute mark. Ayun, wala na ding makukuha. Etong si Sefer sa... Feeling ko, wala rin tayong makukuhang kills dito. Direk, palipat na. Palipat na lang. Wala tayong makukuhang kills dito. Di mauli. Kuku, maganda yung lane niya sa may baba. Ayan. Sobrang okay. Kahit na mag-isa na lang siya, hindi na masyado nakakapagpakita si Sefer doon. Hindi pa rin siya ginugulo. Hindi pa rin siya talagang tinatry patayin na execration doon. While Raven on the top looking good then 34-6. Vem naman 24-5. So, sinusulit niya lang yun na dito sa may side camp pero bugaw pa din. Uy, ang ganda ng coil. Sa dalawa, they need to kill at least si Raven. Ben, huwag pumasok na nga. Pipitas na ata nila doon. Kapitas pa lang nila. Itong si Raven. Alam na din ni Ben Hur guys na mamamatay siya eh. Kasi may chance na makatakas siya. Kaso naakit lang din siya dun sa may courier. Plus wala na rin naman siguro magsuspawn na bounty or rune. Kaya naman din nagpakila lang siya. Support lang din naman guys yung nakakuha. And ganyan naman din kadalasan yung ginagawa din talaga ng mga course. Nakita diba? Dito si Kuku at si RR sa may 3 lines. Tinanggal yung sleep. Makitipi. Spirit Lance binigay. May brain sap. Pero boing. Yun lang. Kulang. Boing. Kaso lakad matatag pa. Balik niya si Coco ah. And mabibigyan ng maganda-gandang lane muna. Or makakasecure ng isang wave ng creep. Yung Phantom Lancer doon. Susulit. Sulit pa din naman. Dominic Mir. Shoutout sa'yo. Shoutout kay ano yun? Life Stealer support. Tama. Yun. Nakita na natin yun dati. Virgie Gerson. Yung first na nagmamasahe kay nanay. Sa nanay niya. Hello yan, po. Tapos yahay, nakahabol dito. Coil. Neto ni Carl. Let's see. Ben Hur. Sige, right click siya dito. Waning Rift. And Carl, medyo in trouble. Nakapagpapa ng stick. And the remnant ng micro pa. Muntik pang mapitas dun si Yaha. Babalik ta rin. Delicado. Hindi pa ma-deny ni Yaha. Babalik ta rin pa nga. Nasabi ni Dave Torres, dati nga wala naman support lahat ng hero carry. Ngayon lang yung mga position na yan. Ibig sabihin nun, sir, the game is evolving. Diba? Kasi,
nagkakaroon ng team play, hindi, oh sige, papatayin ko tong ngira na to, nakatapat ko, bubugbugin ko to, maya-maya pupunta ako dyan. Mm. So, nagkakaroon ng mga position, that means the game is evolving, nagkakaroon na ng team play, wala nang kanya-kanya. Kaya para sa akin, okay yun. Diba? Kakaiba tong move na ginagawa ni Coco, ha? Mm-hmm. Naku-curious ako sa ginagawa ni Coco dito. More on, ano sila, sustaining the lanes or winning the lanes. Yung gig farm, kasi kita nyo naman po, ayaw nilang magbigay ng tore dahil living armor, imamax ata dito ni Boss Coco. Ayaw din magpapatay halos ng hero. And kitang-kita naman natin kasi isa pa lang din yung nakukuha ng execration on the side of gig farm, pero mukhang makakaisa pa nga. Ito si Palos, naku, nabibigyan, pinagkakagat na nga, pero nakapag-doppel. Ang tanong, asan ang totoo? Asan siya? Ito pala. And alam na alam kung saan pupunta, nasisingot siya ni Raven. TP, aabot ba? At? Umabot pa nga. Ilan HP nun? Nakaalis pa nga, guys. Grabe, kinula na lang sa right click. Ganun na lang gagawin eh. Sayang. Tower na lang din. And nabugaw naman yung PL sa may mismong lane niya. 8 minutes. Minecro na. Grabe, mag-farm. And si Bem, nabibigyan din siya dito. And mapapatay siya ni Sefer. Again, being the aggressive hero, yung Queen of Pain. Yung execration, aggressive support, I mean. Yung execration, nakikita natin kung kailan sila dito pumapalag. Every time na may coil. While yung geek pump, wala silang hinihintay na cooldown na palagong-palag lang. Pero ito si RR, muntik na. Pero dream coil sa dalawa, mapipitas nila yung Queen of Pain. They want more. They can take White Moon. Couple more of right clicks para sa kanya. And Palos, masisecure. Pero ito ha, 2v1 situation. Dalawa sa exe, ha? Dalawang Korean. And si Palos, ang delikado, one more right click. At naku po, killing spree na nga. Etong Santino. Si Kuya Carl. And, yun lang, hindi siya patumrabel si Benhur doon. Hindi siya nag-jaunt. No. Hindi na rin, nahihil na din kasi ng living armor eh. Ganda. No, ganda ng plano dito ni Coco. Baka pwedeng after manalo ng geek farm dito, guys, makita na natin to sa pubs. Ganda ng effect, oh. Ang ganda ng effect. Naging stable si Coco dun sa may lane niya sa baba. Plus, nababantayan niya pa yung mga cores, yung mga supports niya, nahihil niya pa. Ako, parang mamaya pa ata makakakuha ng first tower yung execration, ha. Ang laki rin nun lamang ni, no? Pero wait lang, Yaha. Maano? Nakakuha ng damage. So, geek farm na naman yung nakakontrol. Out. Post. Inaabol pa siya ng mga doggy. Dalawa na naman. Pipilay-pilay na, may katis. Yeah. Ay! May katis na etong sa lagubang. In-overgrowth pa nga. Kesa maka-out, Bim. Natipihan. Execration naman pala dito, guys, yung may Nature's Prophet. Pero, meron kasing Ember Spirit eh. Merong Ember Spirit na pwedeng sumabay. Merong Queen of Pain na pwedeng mag-blink, hanapin ka. Lycan na pag nag-shape-shape, ang bilis din ng movement speed, diba? And pag nag-aganim Scepter pa mamaya, kung mag-aganim Scepter man, si Coco. Meron na sila Eye of the Forest, Vision din. Umagat, with the Impale, meron ding mana burn, pero yun lang. Marami pa rin, hindi sabat yung damage dito ni Benhur and niya, ha? Sobrang lakas na ni Carl dito while si Coco naman, tamang right click lang dito sa tore. Fake back, pag hinil, balik. Bem. Naku, si Bem na may pinakamataas na network for execration kanina, namatay pa ngayon. Oo. Ang laki ng pagitan, 5.3k versus 4k. Naku po. Baka Necro 3 na yan eh. Necro 2. Patingin ako ng ano. Check natin. Ay, tama ka nga. Hindi ka nagkamali. Pwede Dream Coil. Sa dalawa, Illusory Orb, pero ang sakit talaga ng damage yung araw, natulog lang ng saglit. Pero oy, ba't natutulog ka sa oras ng trabaho? Gumising ka! And right now, si Benhur naman ang gugustuhin nila. Waning Rift, napapa because of the Spy Carapace. Let's see, kaya na ba nila ngayon si Kyle? Wala na halos mana yan. Tingnan natin. May living armor! Impale, ha? Mag-cooldown na yan, pero tinigilan nila. Misrayo Peace pa. May living armor ulit! Paano mo nga naman babysitin yan? Kung sakaling hinabol siya doon sa execration, tingin ko mamamicro pa yun. Mamamicro pa yun ni Santino. Meron siyang 12 bar, 17 magic wand charges.
Nako. Eka, yun, nagamit niya na. And the region na siya ulit. 17 watt charges yung meron siya. So, kung hinabol siya, pwede pa niya mabalik na yun. 4K gold lead, first and kill, secure the man ng Geek Fam. Ano kaya yung next item nito? May papunta na sa kanya. Baka mami, assault kiras na yan, ha? Hindi, kasi for ano, Lycan, hindi na, ano, boots ande, naman. Boots lang. For mo additional mobility na lang. Pero ang ginagawa kasi ng iba from Lycan, hindi na yung nagtitrades. Hindi na talaga buboots yan, bubota. Hindi na talaga magbuboots. So from there, magki-AC. After ng assault kiras, magbi-BKB if needed. Mm. And then, bahala na kung ano yung mga pampuno. Pero tapoko, delikado ha, umangat siya dito with the impact. Overgrowth, nagamit pa. Pero mamamatay pa rin siya. Kaso naipit sa gitna dito, si Palos, same as Benhur. Andito na ang buong tropa ng Geek Fam. Naku po, RR yung gusto dito ng mga ishishidogi. Apakasakit. Sinumbong na naman kay Kuya Eddie. Oh my God. And right now, naku, parang huli pa. Ang hirap nito. Parang pwede mo talagang patugtugin agad yung ano eh. No? Trumpeta. Oo, oh, tsaka yung coping song ba yun? Alam na guys ni Kuku na mahuhuli na talaga siya doon. Ang ginawa niya na lang kaya sa huminto is para mas i-focus siya na execution, para mas lumapit yung execution kay Kuku dito. And ang yari naman nga, mas lumapit yung Bane, yung Pac din. Naki-right click na naki-right click sa kanya. Ang gagawin na lang kasi doon ni Kuku, alam niya nang mamamatay siya. Ang trabaho niya na lang is ibigay na maganda yung overgrowth niya bago siya mamatay. And nagawa niya naman din kasi kumbaga nagsilbing bait siya eh. Kumagat naman yung execration sa paglapit mismo dito kay Kuku. Ganun dapat, hindi yung bibitaw ka kunwari mga duel. Nag-duel ka pa, mamamatay ka na. Mga ganun klase. Nagpamigay lang. Kasi ako, ganun ginagawa ko eh. Pero ito, bumisponde agad dito si Bem. Op, Raven, nahuli nila rito with that Dream Coil. Pero buhay pa rin si White Moon. Ayun, nausog, hindi nalawayan. Pero Raven, makakatakbo sa aking Dream Coil. Sige, si Sefer na lang. Isa pang madulas to. Pero sinigawan sila ng mama niya. Kaka-computer mo yan. Bem, tingnan natin kung anong plano rito ng Geek Fam. Nakatulog na si Carl. Sleep. Hop, lumipat dito kay Sefer. Nasta niya ha. Kinatkat ng isa. Pero mukhang ang kapalit ay buhay niya. Ayun lang. Napakagandang kilan kami from Benhur at dominating streak na nga. Pero Yaha will still go down from that slide of fist. Same as Benhur. Triple kill na nga yan para kay Carl. Will he make it a triple? No pidoodles. Bilis lang na-respo doon ng Geek Fam. Lalo na taste din yung nakuha ni Santino eh. Ni Carl guys eh. Kaya confident sila na pumalag doon sa may nangyayaring teamfight na yon. Kasi si Santino, Angel lang din naman agad. Another overgrowth, ha? Dinelay na naman yung pagkamatay niya. Nakatakbo pa. Hindi kasi na-right click agad ni Palos. Naku, hindi pa siya mahanap ni Palos dito. Tingnan natin. Op! Magamit pa. Pero hindi, i-exit na lang din si Palos. Dahil dumating dito si Carl. Op! Nagpanggap pa na neutral. Yaha is there. Naku, kuha ng bounty. Pero baka maging kapalit. Buhay niya. Ayun na nga. Buhay tinaga nga sa likod. Ano bang item dito guys ni Palos? Yasha. Item check ka muna tayo guys, 15 minutes into the game. Mechanism for Bem, going for Blade Mail. Benhur, level 15 na guys, wala pang item. Level 15 si Benhur? I mean 15 minutes into the game, wala pang item. Nag-item check lang kami, may pinitas na naman dito si Raven. Pamanta. Pero yung maganda yun, ha? Benhur, nakapatay naman din siya. Magpa-fury pa. Magpa-fury pa nga si Santino. Oo, ha? Ano yun, ha? Old school yun, ha? Old school yun, ha? Kasi yung old school na Ember, ako yun yung gusto ko, eh. Fury? Yung Ember na physical, oo. Pero wait lang. Benhur, lumalaban sa dalawa. Pero nakapag-jaunt out na siya. Tingnan natin, ha? Pwede siyang mahabol dito. Hop! Ay, mali. Miss yung slide of fist. Mali-mali yun, naging hula. Nakaka-out naman. Pero, wala pa ding na isho-shove na lane dito kay si Kuya Bem ngayon, ha? Ayan o, parang lane pa ni lane na agrabyado kasi sobrang active sa mapa ng Geek Fam. Itong dalawa. Si Carl. Though meron naman pampatulog, pero Bem, mukhang mag-ano na lang siya, mag-TP out. Naka-TP out naman siya. Okay, okay. Naka-alis. Ganda ng sleep. Wala rin mana. Wala rin mana si Kuku eh. Pinap niya yung carapace niya rito ha. Kaso yun lang, nabigyan din siya. And that's a kill. May for White Moon. Status resistance. Ulit. Yung Geek Fam. Santino God. Ang bilis ha. Umano agad dito yung execration ha. Mag-smoke agad sila rito. Saan kaya papunta dito execration?
May coil ba? Parang walang coil. Ayun, may coil naman. Hindi ko napansin. Pero, para lang ata. May nascan. Kaso nakaalas na. So, wala na uli. So, smoke of the seat attempt. Yung execration. Hindi ko magiging plano na lang nila is safe na makalabas sa kanilang mapa. Dahil failed yung attempt nila eh. Farm na lang din. Dadaanin na lang nila sa farm. Sakit okay. Nitong ano? Sakit nitong build nung Ember. Pero yung dati yung sinasabi ko, yung pa-first item ng ano, pa-first item ng Boots of Travel, and then magbabattle Fury, tsaka siya mag, for example, Lincoln, BKB, o kaya Daedalus. Diba? Yun yung pinaiyak ng TNC, yung ganun ni Miracle. Pero ito, teamfight na naman, and RR plus Yaha, ang mga supports ang naging pulutan dito. No, ilan na ni deaths Carl nila? Ni Carl and ni Raven. Ilan na deaths niyan? 8? 0-8. And 06. Pwede na nga silang mag-high ground dito eh. Kunin lang nila itong tier 2 na to. Ang and bilis kasi magkabol! May saving change, buti hindi na ano. No. Grabe naman. Hindi na nakakuha. Okay, tower. Wala pa palang nakukuha ang tower, yung execration. Yes, exactly. Tier 1 tower, wala pa. Outpost, wala din. May hyperstone na yung ano ha, yung Lycan. So... mukhang may padeli... Ayun na, na-deliver na nga. Going so, for Radiance. Hirap nito. Minus armor ka na. Tapos, ang bilis pang umatingan dito ni Lycan. Oo. Tuloy-tuloy yung pagkuha ng objectives ng Gigfam, ha? Mm-hmm. Wala silang shapeshift. Walang ulti dito yung Lycan. Pero kuha pa din sila ng objective. Ito yung so, pinapoint out ko. Sa time na idle sila, di ba? Meron pa ding nangyayari. Ito yung pinapoint out ko sa iyo kanina, di ba? AC, nandiyan yan, Necronomicon, and then yung boots, minsan depende. Titingnan mo, Radiance ang naka-queue for Lycan. No, Radiance, sagot for PL eh, no? Diffusal naman for Phantom Lancer, makukuha niya pa kaya yan? Ang bilis lang din kasi kumuha ng towers ng Geekbomb eh. Hindi na nga. Naku. Sandina. Sapat na daw. Makaka-out naman ata. Tiwala sila na makaka-out pa naman ata si Lycan eh. Si Raven. Makakapag-in and out sa mga nangyayaring teamfight. Okay. Hindi, parang pahihirapan din yun. Gusto ko lang yung Radiance ano dito ni Lycan kasi... Uy! For... If ever man na tumagal yung, yung laro and makarecover. Pero wait lang. Yun na nga ba? Nga, paano makaka-recover kung merong gantong laging pick-ups? Nag-illusory orb eh. Nag-illusory orb, so nakita. Ano yung sinasabi ko? Mapo-force kasi nilang kita ano. Kita din, ayun o. Si Palos na mag-MKB pa o mag-divine rapier. Ayun, pinabayaan na. Hindi yan na lang daw. Hindi na rin bumitaw ng skill si Yaha. Napabuhay na lang siya eh. Pumatay ng courier eh. Pumatay kasi ng courier si Palos. So, nag-idea yung Geek Farm na andito yung execution sa triangle camp nila. Sakit nito pag nakuha na yung ano. Walang resources. 1-3 gold away na lang. Meteor Hammer na si Bosco. Oh, ganda rin Meteor ng item. Meteor Hammer and 1-4 yung pera niya. Wala pa namang naka-queue. Tingnan natin kung magda-dagger pa ba. Grabe mag-farm si Rayel. Sobrang bilis talaga. Di mamadede na yun. Kitang-kita naman. Pero eto, yung cameraman natin, na-stroke na ata. Hello? Sir? Ayan, at nakikita nga natin dito. And Carl, nakapatay. Pati si Ray Ben. Two supports down. Two supports down. Nasa side nila. Si Sefer namatay din. Same as Ben-Hur. Pero yung cameraman, buti na lang. Gumalaw. Shout out kay Eugene. Na inayos agad. Thank you very much. Eugene. Thank you po. Pasensya na guys ha. Nakikikamera lang po tayo. Pero husay two supports. Natin, eh. Two supports kapalit ng mid laner ng EXE. Plus dalawa supports din. Worth na yun for King Pam. Sobra. Makusakit malo kaya ha. Ay, ninabol na rin siya ni Carl dito. Pumunta pa sa harapan niya. Moing! Boss Bruce Rivera, thank you very much. Thank you po. 200 stars. Thank you po. Thank you po sa 200 stars. And right now, kakatok na sila dito sa tore. Bilis lang. Ang bilis lang. May buyback naman po si Yaha. Ito yung mga buyback status natin. Kaso hindi na nila i-commit. Ayan. Nadepensahan naman kahit pa paano. Hindi naman nakuha nung... Geek Farm, pati yung barracks. May ganulong. Pero naka-out lang din. Easy disengage for Geek Farm. Tingnan mo talaga yung ano natin. Yung observer natin. Diba?
Shout out kay Jack. Jack, hindi ba pwede? Balik ka na. Jack, balik ka na, please. Pero eto, Carl, napakaganda si Siren Chain sa dalawa. Patay na naman dito yung Bane. Baka sumunod pa si Bem. Nakapag-overgrowth. Op, asa na si Palos. Lalaban. Pero tingnan natin, ha? Na-silence nga dito agad si Kuya Kuku. Benhur, pinipilit din lumaban. Kaso nalusaw ang kanyang buhay. Naku po. No, may viewer na din eh. May viewer na din po si Carl. Ang sakit nung ataw ni Carl. Diba, B? And Bem will go down. Nag-buyback na siya dito. Okay, ahabol ata para at least matanggal yung Aegis advantage. Uy, ano bang kwento mo dyan, cameraman? May ibang kwento eh. Natatakbuhan lang ni Kuku. Wala nang vision. Nakapag-blink out pa. At gusto pa. Tingnan mo, nagpapalur pa. Kasi meron siyang ulti. Raven naman, on the bottom lane, pumapush. Trabaho lang. Wala mga buybacks. Wala mga buybacks na reserva yung execration. Pero patay na naman din si Bane dito. Asan? Ikot-ikot tayo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Oh my God. Ito literal, pinaikot-ikot. Para trip to Jerusalem yan. And Palos, pag daw nag-slide of peace, kung naku, sakit niyan. Okay. Naantay natin na slide of peace, pero mukhang nabigyan ata doon. Ala na mga buybacks, guys. Nayari na talaga dito yung execration. Simula first game, hindi talaga nila napapa-online yung mga cores nila. Oo. And ayun na, tinawag na ni Palos. Huwag na daw natin patagalin 23 minutes, GG. Hindi nila napapa-online eh, no? Wala tayong nakita na nakapagpakitang gilas sa ngayon on the side of execration. Parang lahat sila nahila pababa ng Geek Fam. Ang sama na naging start dito ng execution. And tuloy-tuloy pa din na walang panalo yung execration. Uling panalo nila June 6, kalaban Signal Ultra. And up to now na June 10 na. Yun. Ilang araw na lumipas, hindi pa sila nanalo after nun. Hirap ng lagay ng ano ng exe ngayon. So, yun nga. Ang... Kala ko may mancha ako sa damit. Kaya napatingin ako. Ayang. Yung swoosh pala yun. Okay. Yabang. But anyways. Bago damit? Bago, hindi lang kasha. Lang sponsor. Wala si ate. And anyways, ayun, now for execution. Too bad, hindi nag-work yung pick nila. And tsaka kita mo dito for the side of Geek Pam, prepared na prepared sila dun sa lineup ng execution, di ba? Yung pinapoint out ko kanina, Raven, meron siyang ano, Regence. Kasi if ever na ano, magkamatagalan yung laro, mapuforce mo yung mga right clickers nila, especially itong si Palos, na magdagdag pa ng item, di ba? Yes, MKB 75% lang, pero di ba? Baka ano pa yan? Baka mag-divine pa nga. Kasi yung true strike yung habol mo eh. Di ba? So naka-ready na siya doon. Carl naman, grabe. Papailing ka na lang eh. 18-0. San kaya siya Battle Fury Crystallis? Baka naman. Sobrang sait. May sagot na nga na Fury, nag-Radiance pa si Raven. Talagang ayaw nilang pangulitin to si Palos eh. Hirap. Lahat gumana for the side of Geek Fam, especially Raven, di ba? Ayokong, nung una eh, pinipredi ko naman, I mean, tinitingnan kong maigi na sabi ko nga, okay, magdenekra yan eh. Pero nung, parang nakahalata lang ako na medyo lumalaki na yung lamang, 8 minutes pa lang. Silipin mo nga yung item niyan, baka Necro 3 na. Necro 3 na nga. Meron na nga. Baka yung sumunod na item nga, di ba, sabi ko nga kanina, sumunod na item. Tingnan mo nga yung darating, abangan lang natin. Baka mami, Assault Kiras na. AC na. Oo, yung pala, okay. Boots muna, diba? And then after, tama nga, AC. Nagulta ko may Hyperstone na. So, ayun. For execution, well, GG pa rin naman para sa kanila. Good game. Pero mukhang kailangan nila mag-usap-usap muna. Lalo na dun sa yung sa performance nila. Kailan uli yan sabi mo yung last June 6. Ano ba late niya? 6-10 natin. 10. So, 'di ba? It's been 4 days since yung last win natin dito sa Blast Pro Series. So, kailangan nating magano siguro mag-pull ng bagong strat, mga ganun. Depende.
Siyempre, ako, pare-parehong Pilipino yan eh. Kahit sinong ano dyan, alam mo naman ako, wala akong kabias-bias, execration, geek pump, TNC, kahit sino yan. Masosolusyonan nila yan. Alright? So, yun. Again, mga sir, quick shoutouts muna sa lahat ng nandyan. Ronald Bascuña, Joshua Canlobo. Thank you, Boss Michael. Elpaz, Boss Michael Estenzo. Ayan, hello. Ano yan? Lipat maya si channel. Oh, Lucky Apostol. Mag-stream ako. Dayanara Gaming po. Mag-stream ako. Sana mag-stream kayo. Ako naman. Magkakaspa ako for the Blast Bounty bounty series. Ano yun? Enigma versus Secret. Bounty, yung bounties, may nakaangat pa. Okay, may maganda pa yung mga teams na nakaangat or yung bounty nakaangat. So mamaya ako na lang i-explain yon kasama ko si Sir Mike. Pero ayun. So nabati ko na naman muna lahat, babawi na lang ako dun sa Blast later. Okay? Pasimula na.